mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, January 17. 120,000 pesos ang naiuwi ng tribo na isod ng Ibahay matapos magkampyon sa isinagawang Kalibo Sadsad Ati-Atihan Contest. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Idineklarang kampyon ang tribo na isod ng Barangay na Isod Ibahay na nakatanggap ng 120,000 pesos na papremyo. Nag-uwi ng 90,000 pesos ang sinikway nga ati mula sa Barangay Kalangkang Makato bilang first place sa nasabing patimpalak. Nasa third place naman ang apo ni Inday na mula rin sa Barangay Kalangkang Makato na nagwagi ng 70,000 pesos. Ang consolation winners ay ang mga grupong Tribu Dato Puti ng Rosario Malinaw na nakatanggap ng 45,000 pesos, Malipayong Ati ng San Roque Malinaw na nag-uwi ng 40,000 pesos, Tribu Anunoo ng Briones Kalibo na nanalo ng 35,000 pesos, at Tribu Maninikop ng Kaano Kalibo na may papremyong 20,000 pesos. Para naman sa special award, nasungkit din ng Tribu na Isud ang parangal na Most Disciplined Kalibo Ati-Atihan Group, Best in Kalibo Ati-Atihan Street Dancing, at Best in Kalibo Ati-Atihan Beat and Sounds. Habang ang sinikway nga ati ay nanalo ng Best in Kalibo Ati-Atihan Costume na nagwagi ng tig-5,000. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Kasabay ng selebrasyon ng Ati-Atihan sa Bayan ng Makato at Kalibo, ipinagdiwang din sa Bayan ng Batan ang kanilang Ati-Ati Malakara Festival 2023. Kasabay ng pagdiriwang ng Ati-Atihan sa Bayan ng Kalibo at Makato, ipinagdiwang din ng Bayan ng Batan ang kanilang Batan Ati-Ati Malakara Festival 2023 nitong January 14 hanggang 15 ngayong taon. Ito ay bilang selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño. Iba't ibang grupo mula sa bawat barangay na sakop ng naturang bayan ang nakilahok sa street dancing o sadsad panaad. Kagaya ng Ati-Atihan sa Bayan ng Kalibo at Makato, nagkaroon din ng paligsahan ang bawat tribong kalahok para sa Batan Ati-Ati Malakara Festival 2023. Makukulay na suot na costume ang ibinida ng mga kalahok sa naturang paligsahan na gawa sa native at indigenous materials. Sa native category, itinanghal na first place ang Tribu Kotapte, second place naman ang Maharlika, third place ang Ipilianyons, fourth place ang Tribu Manunubli, at fifth place naman ang Tribu sa Puting Bato at Tribu Uhang. Habang sa Batan Malakara Modern Ati category, nanalo bilang first place ang The Sky Keepers, second place ang Roaring Pathera, third place ang Pamilya Encanto, fourth place ang The Kamansi Enchanters, at fifth place naman ang grupong Adarna. Ang naturang kapistahan ay ipinagdiwang tuwing ikatlo ng Sabado hanggang Linggo sa buwan ng Enero. Sa pamamagitan nito na ipapakita ng mga deboto ang kanilang pananampalataya kay Senior Santo Niño. Eric Briones, Kalibog Cable News. SP Aklan, binigyan ng pagkilala ang isang pulis na nagsauli ng perang mahigit 200,000 pesos. May detalye sa balita, si Jelen Rosales. Bibigyan ng pagkilala ng sangguniang panlalawigan ng Aklan ang isang pulis na nagsauli ng pera matapos makita nito ang isang supot sa tapat ng klinika sa Guding Ramos Street.
Kinilala ang pulis na si Police Staff Sergeant Christian Oreta ng Altavas PNP na nakakita ng 4,570 euros o katumbas ng 268,121 pesos kasama ang ATM at RFID cards. Hindi nag-aksaya ng oras ang pulis kaya't i-turn over niya ito sa Kalibo PNP matapos ma-report na ibalik naman ito sa may-ari na isang Swiss national na si Mr. Rachel Oldischkar ng Laginbanwa East Numancia, Aklan. Samantala, igagawad naman ni Attorney Vice Governor Reynaldo Quimpo ang nasabing pagkilala at miyembro ng Aklan Sangguniang Panlalawigan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Probinsya ng Aklan at ilang bayan, natanggap na ang kanilang SGLG Incentive Fund mula sa Department of Interior and Local Government Region 6. Natanggap na ng probinsya ng Aklan sa pamumuno ni Governor Jose Enrique Miraflores ang SGLG Incentive Fund na nagkakahalaga ng 9,500,000 pesos mula sa Department of Interior and Local Government Region 6. Naging representative sa naturang turnover ceremony si Mr. Bernardino Villaruel, Provincial Treasurer. Ginanap ang naturang turnover ceremony sa Iloilo City nitong 16 ng Enero. Bukod sa probinsya ng Aklan, nakatanggap din ng SGLC Incentive Fund na tig 5 million pesos ang LGU Ibahay, LGU Kalibo, LGU Malay at LGU New Washington. Erich Briones, Kalibo Cable News. Grupong Aklan and Troopers, itinanghal na kampiyon sa ginanap na Balikpatik Battle of Ati-Atihan Bands. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nagkampiyon ang grupong Aklan ng Troopers ng Bayan ng Banga sa Balikpatik Battle of Ati-Atihan Bands na ginanap sa Kalibo Pastrana Park noong January 9, 2023. Ang mga nanalo ay formal na inanunsyo ng Kalibo Ati-Atihan Festival Board nitong January 15. Mag-uuwi ang nasabing grupo ng 30,000 pesos na papremyo, habang ang second place naman ay ang grupo ng Comforme Whatever na nagwagi ng 25,000 pesos at 5,000 pesos na special award bilang most jolly group. Nasa third place naman ang Hotshots na nag-uwi ng 20,000 pesos at 5,000 pesos na special award na best in costume. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Mahigit 80,000 na mga turistang nagbakasyon sa Isla ng Boracay na itala sa unang dalawang linggo sa buwan ng Enero. Sa loob lamang ng 15 araw ay nakapagtala ang Isla ng Boracay ng 83,942 na mga turistang dumating sa Isla ng Boracay nitong January 1 hanggang 15, 2023. Ito ay base sa ipinalabas na data ng Malay Boracay Tourism Office nitong 16 ng Enero. Mula sa kabuuang tourist arrival, 63,753 ang domestic, 5,777 naman ang OFWs, habang 14,812 naman dito ang mga dayuhang turista. Ikumpara sa December 2022 na data ng Tourism Office, kung saan nasa 172,852 ang mga naitalang turista na dumating. Sa ngayon, posible pang dadagsa ang mga turista sa Isla ng Boracay sa katapusan ng buwan ng Enero dahil sa selebrasyon ng Chinese New Year sa January 22. Erich Briones, Kalibo Cable News. Ilang mga kilalang personalidad na kisaya sa kakatapos lang na Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. May detalye sa balita, si Nika Bautista.
Namataan ang ilang sikat na personalidad na nakisaya sa selebrasyon ng Ati-Atihan Festival. Isa na rito ang Kapuso actress na si Bea Binene na lumahok sa sinaot sa kalye kasama ang Delex Pharma nitong January 15, 2023. Sa kanyang official Facebook page ay nagpasalamat siya dahil sa masayang karanasan sa pagdiriwang ng nasabing selebrasyon. Samantala, sa kaparehong araw ay nagtanghal ang aktor at modelo na si Ronnie Liang sa isinagawa gawang Magsaysay Nights kung saan umawit siya ng ilang tugtugin sa Magsaysay Park Kalibo. Ipinahayag niya sa isang live video sa kanyang official Facebook page ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga aklanon. Pinasalamatan niya rin si Kalibo Mayor Jury Sucro. Hello everyone! Good evening! It's 11:35 in the evening. Kumusta po kayong lahat? Live na live po tayo mula dito sa Kalibo Aklan! Kung saan, kakatapos ko lang po nag-perform, kakatapos ko lang po nag-show, mga kababayan. And, abong nga salamat sa lahat ng mga kababayan ko po dito sa Kalibo Aklan. Marami pong salamat sa mainit na pagtanggap po ninyo sa akin. Mabuhay po kayo. And again, happy Ati-Atian Festival po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. At, abong guwapa, yasa, Kalibo Aklan. And maraming salamat, Mayor Jury Sucro, for making me part of your very special occasion. Mabuhay po kayo. Matatandaan na naispatan din si Senator Bong Revilla sa bayan ng Kalibo at Makato at ang Filipino-American comedian blogger na si Jokoy sa selebrasyon naman ng Ati-Atihan sa Isla ng Boracay. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Mga miyembro ng Bugasong PNP, nagsagawa ng Community Outreach Program sa probinsya ng Antique. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Isinagawa ng mga kawani ng Bugasong PNP ang Community Outreach Program nito 13 ng Enero, na kung saan nagkaroon sila ng cleanup drive, tree planting, at pamamahagi ng libreng pagkain sa mga residente sa Barangay Paliwan, Bugasong sa probinsya ng Antique. Ang nasabing aktibidad ay sa pakikipagtulungan ng Likod Bayan Advocacy Support Group, Force Multipliers, Mars Santa Command ng Antique, 62nd CDC Antique Reserve Army, at Person Who Use Drugs, at sa buong suporta ng local government ng Bugasong. Isa sa mga advokasya ng mga kapulisan na isulong ang kalinisan ng kapaligiran, pag-aalaga sa kalikasan, at pakikipagtulungan sa mga mamamayan na lubos na nangangailangan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Mga personnel ng Bureau of Fire Protection Kalibo nagsigawa ng flashing operation sa area ng Magsaysay Park. Nagsigawa ng flashing operation ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Kalibo sa pader ng Magsaysay Area at LGU Kalibo nitong 16 ng Enero. Ito ay sa ilalim ng supervision ni Senior Inspector Arden Bediona at sa pumuno ni Chief Inspector Ruel Imhoco, Acting Provincial Fire Marshal. Nagtulungan ang mga personnel ng BFP Kalibo sa paglinis ng naturang area. Layunin nito na masiguro na malinis at mawala ang mapanghing amoy sa public area sa kasagsagan ng kapistahan ni Senior Santo Niño de Kalibo. Ang Magsaysay Area ay ang pinakamaraming tao nitong kakatapos lang na Ati-Atihan Festival 2023. Eric Briones, Kalibo Cable News. Mga netizen humanga sa artwork na gawa ng isang artist na si Julius. May detalye sa balita si Julen Rosales. Hinangaan ng mga netizen ang gawa ng isang lalaki na realistic serenary diorama na inihambing sa kanilang mangili tindaan Historical Nature Park. Ang artwork na ito ay ibinahagi sa social media ni Julius, isang artist na kung saan naging inspirasyon ang kanyang pagpasyal sa naturang park nitong nakaraang taon. Dahil sa nabighani ito sa ganda ng lugar, naisipan niya itong gawa ng miniature. Dagdag pa ni Julius, sinimulan niyang gawin ang diorama noong August 2022 at natupad niya ang kanyang gusto na kung saan natapos nito lamang Enero ngayong taon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News.
Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. May adas na nan ng monitor ng latest weather update sa buong adlaw Tuesday, January 17, 2023. As of 3 a.m. today, may araktad 2 ka low pressure nga nabantayan nga na-estimate natin basis na ng available data ara sa kalayon nga 290 km east of Maasang City, Southern Leyte. Ang kaduwa naman nga low pressure area nga na-estimate natin basis na ng available data ara sa kalayon nga 125 km west-northwest of Puerto Princesa City, Palawan. Pag may araktad tayo yung northeast monsoon, ga-apekto naman sa Luzon. Diri naman sa Western Visayas, magulugaloom tub-tub magalumoy yung kalangitan, gapagdarasang isolating kapag ulan, pangilat, hagpanaguob, tugainis ang localized thunderstorms. Kadasigong sang hangin, diri sa Western Visayas, kasarangan, sa direksyon nga amihay na sidlangan, gamagdarasang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast ng temperature naton 25 degrees to 30 degrees Celsius, ang adlaw magtunod 5:47 p.m. karon sa hapon, kag magbutlak ni siya 6:13 a.m. was sa aga. Kagamuni ato yung latest weather updates para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisitahan lang aton official websites at www.bagon.pagasa.doc.gov.ph pati naton mga official social media accounts, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling, madamo gid nga salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.